Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video ay magsha-share ako sa inyo guys ng tips. So yung suit ko mga kasari ay ito pa rin dahil araw pa rin po ngayon ng Sabado. Pangalawang vlog ko na po ngayon, ngayong araw na to. So ang isha-share ko po sa inyong tips mga kasari is kung paano po kayo makakaiwas sa mga nangungutang or nagtatangkang mangutang sa inyong tindahan. So yung mga isha-share ko po sa inyo is based on my experience and yun din po yung ina-apply ko kung paano ko tumatanggi sa mga nagtatangkang mangutang dito sa tindahan. At hindi ko na po masyadong stress ngayon, hindi katulad dati na talagang kung ano yung gustong kuhanin or utangin ng customer, abot lang ako ng abot hanggang sa mahirapan ako sa pagbabudget, sa pamimili. So ngayon hindi na po ganun. So unang tips po na isha-share ko sa inyo, number one, ito yung pinakasimple. Sabihin mo na hindi ka nangungutang. Tigasan mo yung loob mo mga kasari. Huwag kang papadala sa mga sinasabi ng natatangkang mangutang sa'yo dahil hindi po lahat ng sinasabi nila ay totoo. So yung mga ngako sila na maya-maya babayaran din hanggang after ng ilang days parang wala nang naaalala, hindi ka na binabayaran. So talagang mga kasari, huwag po tayong tigasan po talaga ng loob natin. Tigasan po natin yung loob natin. Talagang tiisin natin kahit pa po sila ay magmakaawa or ganyan. Kasi mga kasari, pero depende pa rin sa sitwasyon, di ba? Ayun guys, meron lamang pong bumili. So I mean guys, dun sa sinasabi ko, yung kapag pagkain naman yung inuutang, nagpapautang naman po ako, lalo na't alam ko na walang wala talaga. Syempre pagkain po yun, maatimba natin mga tindera na magutom sila, ganto ganyan, ba? Diba? So kapag sincere naman, nakikita mo sa mata nila na talagang para sa pagkain at hindi para sa bisyo, sigarilyo, alak, eh talagang pinapautang ko basta pagkain mga kasari. So like dun sa kapatid ko, kapag wala silang budget, tapos may trabaho naman, talagang pinapautang ko po mga kasari. So talagang... Pwede pa ko sa yellow, mamaya ako na... Ayan guys, saktong-sakto yung nangutang. Pinautang natin ng yelo. Kapitbahay naman yun mga kasari. So ayun, kapag naman nakakalimutan, kapag may bumili, may binili sila or inutusan yung anak nila, automatic na kinakaltas ko na yun. At siguro naman alam na nila yun. So ang sinasabi ko guys is dun sa mga taong alam nyong makunat magbayad at nadala na kayo nung una, talagang tigasan nyo po yung loob nyo. Dahil wala pong mangyayari kung talagang papadaan tayo sa mga ano nila, sa mga sinasabi. Kasi minsan guys, yung kunwari nagkukwento about sa buhay na nila, ganto ganyan, feeling nila close na kayo, kaya ayun, maya maya dadalihan ka na ng utang. Or kaya kapag merong mga ano, ewan ko kung makaka-relate kayo dito guys, yung susuhulan ka, for example, ang bahay nila nasa farm, bibigyan ka ng saging, ganyan, bibigyan ka ng kalamansi dahil maraming kalamansi dun sa farm nila, ganun. So, susuhulan ka, tapos maya-maya, syempre, tatanggapin mo, bigay eh. So, maya-maya, pupuntahan ka na, mangungutang, makakatanggi ka ba? So, ayun guys, titigasan natin yung loob natin. Yun lang naman, mga kasari. Wala nang masama doon. Syempre, pinoprotektahan lang natin yung ating negosyo. Syempre, kaya nga tayo nagtayo ng sari-sari store is para kumita, hindi para ipautang ng ipautang yung mga paninda po natin. Second, i-explain po natin sa kanila ng ayos na hindi po tayo nagpapautang. Ipaunawa po natin sa kanila na hindi po tayo nagpapautang. Ganun lang po, simple as that. Kasi mga kasari, kapag meron naman kasing mga customer na nakakaunawa na kapag sinabi mo na hindi ka nagpapautang, ay ganun ba, hindi ka nagpapautang, umaalis na lang. Meron namang mga customer na kapag sinabing pautang, sinabi mong hindi ka nagpapautang, ayaw umalis. Talagang, so ayan po mga kasari, ako ay nagbabalik ulit. Meron lamang pong bumili at maingay dito kanina sa labas. So sa tamang pag-explain lang po, tamang pagsasabi sa kanila, mauunawaan naman po yan ng mga customer or yung mga nagtatangkang mangutang na talagang hindi ka talaga nagpapautang. Panindigan mo na hindi ka nagpapautang.
So, ayun po mga kasari, kailangan kasi nating maging strict sa ating negosyo eh. Kasi kung lalambot-lambot yung puso natin sa lahat na magtatangkang mangutang sa atin, wala pong mangyayari sa tindahan natin mga kasari. Mahihirapan po tayong mag-rolling ng sales ng tindahan at dun din po maapektuhan yung pamimili nyo. Tapos yung mapapamili nyo, kukunti lang. Dahil nga nasa pautang lahat yung pera ng tindahan, yung puhunan ng tindahan. Kaya po, talagang ingatan po talaga natin yung sari-sari store natin. Kasi number one po talaga na nakakalugi is yung pagpapautang or yung word na utang. Yung salitang utang. So third, ang ginagawa ko, ito technique naman. So si partner kapag nandito at alam ko at nakita ko na paparating na yung customer ko na laging nangungutang, tumatakbo agad ako sa loob ng bahay. Actually, mga kasari, matatawa talaga kayo dito. Tinatawag ko agad si partner kasi nasa loob siya ng bahay. Sinasabi ko, lumabas ka muna kasi ayan na si ano, ganto ganyan. Baka mangutang na naman. Si partner kasi guys, talagang poker face siya eh. Talagang medyo matapang-tapang ang ano niya, yung aura niya. Kaya kapag ano, hindi na nangungutang, or talagang mabilis siyang magsabi na, ay, hindi kami nagpapautang. Mabilis siyang magsabi, guys. Alam niyo yun. Kasi ako, pag, kunari, ayan sa harap ko, nagsasabi ng ano, parang antagal ko pa bago magsalita. Ganon, guys. Tapos, parang napupukaw pa yung damdamin ko. Ganon. Kaya, yun, guys, yung pang-third na ginagawa ko na technique para makaiwas tayo sa mga nagtatangkang mangutang sa ating tindahan. So, pang-apat naman mga kasari, para makaiwas tayo sa mga magtatangkang mangutang, huwag po tayo masyadong makipag-close sa ating mga customer. Hindi naman kumbaga iisnabin natin sila, iirap-irapan, hindi ganun guys. Kumbaga, huwag tayo masyadong makipag-ganyan. Yung to the point na nagkukwento ka na about sa life mo, about sa nangyayari sa buhay mo, nag-share ka na ng mga experiences mo, yung mga napagdaanan mo. Kapag dumating na kasi mga kasari sa point na yun, talagang marirealize ng customer na ay pinagkakatiwalaan ako nito, mahalaga na ako sa taong ito kasi nag-share na siya ng about sa buhay niya. So, darating yung point na uutang-utangan ka na niya, tapos ikaw naman mahihiyang maningil. Kasi tayo guys, may iba't ibang ugali tayo, tayong mga tindera. May mga tindera na talagang ang lakas ng ano nila eh, aura kumbaga. Kapag sinabi nilang hindi sila magpapautang, hindi talaga. Malakas din ang loob nilang maningil. Ako naman guys, kaya kong hindi magpautang, pero nahihiya naman akong maningil or magsabi dun sa may kulang sa akin ng piso, 5 piso or kaya dun sa may utang sa akin. Talagang nahihiya ako guys magpaalala kasi ayoko nang mamimisinterpret nila yung paniningil ko, ganun. So for example mga kasari, meron dating bagong lipat dito. Tapos nung una, nung mga time na unang buwan, bumibili-bili sila. Tapos after ng ano, nakikipagkwento-kwentuhan na. Akala nila palagay na yung loob ko sa kanila. Tapos nang after ilang months na naninirahan sila dito sa looban namin, doon ako dinalihan guys ng utang. Talagang halos araw-araw, umaga, tanghali, hapon, merienda, kasama lahat, utang po. Tapos sa sahod ng asawa pababayaran. Talagang mahirap mga kasari na nakikipag-close tayo sa ating mga customer. Kaya yun po talaga yung iwas-iwasan po talaga natin. At ang panglima at huli naman po mga kasari ay padaanin muna natin yung maingay na track. Magpa-skill po tayo sa ating sari-sari store na bawal utang. So, maraming mga kasari natin, ako kahit ako may ganyan, pero hindi natin maiwasan na hindi magpa-utang. Pero maiiwasan po natin or talaga parang masasala or ano tawag tamang term doon, kumbaga mababawasan. Diba? Kapag nakita kasi yan ng mga magtatangkang mangutang sa ating tindahan, ay, may nakapaskil na bawal utang. Huwag na nga akong mangutang. Kaya, sa paraan na yon, sa pagpapaskil natin ng bawal utang, paglalagay natin dyan ng karatula sa harap ng tindahan natin, ibig ko sabihin, nababawasan yung mga mangungutang sa ating sari-sari store. Kaya, effective pa rin po yan kahit papano mga kasari. And meron naman ding mga tindahan na
minsan dito sa tindahan ko, 'di ba, dalawa yung bintana ng tindahan ko. Kaliwat kanan diyan, merong nakalagay na bawal utang, pero minsan may mga customer na parang hindi nakakabasa or talagang hindi nila napapansin. Ganon. So meron namang mga customer na nababasa nila malayo pa lang, kapag tumitingin-tingin sila sa paligid nababasa nila. So minsan mga customer na sadyang bibili pero nababasa nila yan, ano, wala yun. Tapos minsan lolokolokohin ka nila, pautang nga, sasabihin ko naman ay hindi po ako nagpapautang eh. So yun lagi guys yung sagot ko sa mga customer. So yun lamang mga kasari yung mga tips na na-share ko sa inyo. Sana nagustuhan nyo guys at i-apply nyo din sa inyong sari-sari store para makaiwas po kayo sa pagkalugi ng inyong tindahan at makaiwas din po kayo sa mga nagtatangkang mangutang sa inyong sari-sari store. Thank you so much for watching mga kasari and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!